paborito. Sa tuwing maririnig natin ang salitang yan, ang iniisip po natin kaagad ay yung gustong-gusto nating kainin. Yung gusto nating puntahan. Yung gusto nating gawin. Yung gusto nating makasama. Lahat tayo ay may kanya-kanyang sagot kapag tinatanong ka kung ano ang iyong paborito. Mapapagkain man yan, lugar o tao. E paano kung ikaw yung taong never naging paborito ng lahat? Na lagi ka nalang option. Kapag wala yung paborito, matatanggap mo ba yon? O pipilitin mo ang sarili mo para masama sa listahan ng mga paborito? Mga kapuso kabarangay, isa na namang kapanapanabik na kwento ang ating mapapakinggan. Ako po ang inyong si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Narinig ko na naman ang masasayang sigawan ng mga kaklase ko. Ilang hakbang na lamang ay papasok na ako sa classroom. Malakas ang pintig ng puso ko. Natatakot akong malaman kung ano ang dahilan ng hiyawan nila. Hanggang sa tinawag ako ni Mika, ang best friend ko. "Bes, ready ka na bang malaman ang resulta?" ang sabi nito sa akin. "Bahala na, Bes. Pero alam kong ginawa ko ang lahat, kaya sigurado akong sa akin to, Bes," ang sabi ko naman sa kanya. "Ano man ang mangyari pagpasok natin, para sa akin, ikaw ang number one," ang sabi sa akin ni Mika sabay akbay sa akin. Pagpasok namin ng classroom ay agad kong tinignan ang nakasulat sa blackboard. Pero bigo akong makita ang pangalan ko sa number one. Narinig ko ang hiyawan ng mga kaklase ko. "Congrats sa ating valedictorian. Ang talino mo talaga, Ashley." "Sabi ko na nga ba eh, ikaw ang makakakuha ng number one. Magaling ka talaga." Parang nabibingi ang tenga ko sa mga naririnig ko. Hindi ko matanggap, Papa Dudot, na number 2 lamang ako at ibinigay ko naman ang lahat pero hindi ko alam na kulang pa rin pala ang lahat. I am always the magaling but never naging paborito. Hindi sasama ang loob ko ng ganito kung alam kong hindi ko ginalingan ng buong taon. Matalino ako, Papa Dudot. Pero daig pala ng madiskarte ang matalino. Palibasa ay laging nagdadala ng halaman si Ashley tuwing school evaluation, tapos ay nagpapakain sa mga teachers kapag birthday niya. At saka laging naglilinis ng classroom at bumibili ng tindahan ni Ma'am na yema. Minsan pa nga siya na mismo ang nagvo-volunteer na magbenta ng yema para daw hindi na mapagod si Ma'am. Ay nako, ang hirap ng ganito. Yung hindi mo maipaglaban ang sarili mo kahit na alam mong mas lamang ka. Dahil lamang sa kadahilan ng hindi ikaw ang paborito. Dear Papa Dudot, ako po si Alisa. Tawagin niyo lamang po akong Ali. Yan po kasi ang palayaw ko. Yun ang isa sa mga pinakaunang experience ko sa pagiging second best lamang. Hindi ko matanggap dahil alam kong masigit pa ako doon. Pero sino nga ba ang maniniwala sa akin? Sinabi ko kay Mama yon pero ang sabi niya ay tanggapin ko na lamang daw ang mga nangyari. Ang mahalaga ay gagraduate ako at bonus ko na lamang na naging salutatorian ako. Palibhasa kasi, Papa Dudot, ay tinuruan ako ng mga magulang ko na makontento sa kung anuman ang meron sa akin. "Anak, hindi ka naman mababawasan kung hindi naman ikaw ang first. Ang mahalaga ay alam mo sa sarili mo na ginawa mo ang lahat. Hayaan mo, anak. Proud na proud pa rin kami sa iyo ng papa mo." Ang mga salitang iyon, Papa Dudot, ang muling nagpabuhay sa loob ko na mas lalo kong pagbutihin sa lahat ng bagay. Siguro ay doon ako maswerte. Bunso ako sa tatlong magkakapatid. Spoiled siguro na matatawag ng iba dahil
Lahat ng bagay na gagawin ko ay suportado ako ng aking buong pamilya. May kuya ako na si Kuya Paeng at si Ate Daisy na mahal nila ako. Sa tuwing may event sa school ay lagi silang nandyan para mag-cheer sa akin. Kaya naman noong high school ako ay halos kainisan ako ng iba kong kaklase, lalong-lalo na si Mildred. Ang tawag niya sa akin ay brat, kasi raw ay masyado raw akong papansin at ubod ng yabang. Hindi ko na nga lang pinakikinggan ang lahat ng sinasabi niya tungkol sa akin. Pero minsan ay sobrang nakakainis na kasi siya, Papa Dudut. Tingnan mo nga naman ang sip-sip kay Ma'am Vicky, ang sabi nito sa akin. Dire-diretso lamang ako sa paglalakad noon sa hallway pero papalapit ng papalapit ang mga nakakarinding boses niya. Kaya naman hindi na ako nakapagtimpi pa. Alam mo Mildred, wala naman akong ginagawa sa iyo. Bakit ka ba nang-aasar? Ang sabi ko sa kanya. Ayoko kasi sa mga sip-sip, ang sabi niya sa akin. Ang tinutukoy niya siguro, Papa Dudut, ay ang madalas kong pagdadala ng mga gamit ni Ma'am tuwing uwian. Hindi ko naman gustong gawin yon, kaya nga lang ay magkalapit ang bahay namin ng teacher ko. Kaya madalas ay sabay na kaming umuwi. Mildred, magkalapit lang ang bahay namin ni Ma'am. Kaya lagi kami magkasabay. Pwede ba kung ako sa iyo ay manahimik na lang ako? Ang sabi ko naman sa kanya. Pwes, pagsisisihan mo yung ginagawa mo. Ituring mo na akong kakumpetensya mo magmula ngayong araw na to. Ang sabi niya sa akin. Tinutuon niya ang lahat ng kanyang sinabi, Papa Dudut. Tuwing exam ay halos magkalapit kami ng scores. Hindi ko naman ipagkakaila na may ibubuga din tong si Mildred, may pagkamayabang nga lang. Pero syempre, hindi ako nagpatinag sa kanya. Dahil ginawa ko din ang lahat para lamang maging magaling. Hanggang sa may nangyaring iba. Bigla na lamang nag-resign si Ma'am Vicky. Tapos ay hindi ko na siya nakita dahil lumipat na rin siya ng ibang tirahan. Sayang, kung kailan matatapos na ang grading period ay saka pa siya umalis. Kaya naman tong si Mildred ay todo bigay ng mga paandar para maging paborito siya ng bago naming teacher. Ako naman ay keber lang ako kasi alam ko naman na talo ko siya. Pero nabigo ako dahil sa pagpuporsigin ni Mildred na makuha ang number one ay hindi siya nabigo. Unang beses kong lumaban sa kung ano ang alam kong tama pero talo ako dahil hindi ako yung gusto. Ang sabi ng teacher ko ay mas nakita daw niya yung kasipagan kay Mildred kaysa sa akin. At kulang daw ako sa initiative na tumulong sa iba na mga kaklase ko. At wow ha, gaya ng inaasahan ay yung paborito na naman ang nanalo. Hanggang sa graduate ako ng high school ay daladala ko pa rin ang sama ng loob ko sa mga nangyari. Masyado palang competitive ang mundo. Talo ka palagi kapag hindi ka ang paborito. Sa abroad nagtatrabaho si Papa, kaya hindi namin siya madalas makasama, Papa Dudut. At ramdam ko din na may ibang pinagkakaabalahan si Papa kaya halos hindi na siya umuwi pa ng Pilipinas. Akala ko ay hindi pagiging top sa klase ang isa sa mga pinaka magiging problema ko. Pero hindi pala. Dahil wala nang hihira pa kapag nasira na ang pamilya mo. Pagdating ko sa bahay galing ng school ay agad kong hinanap si Mama para ibalita sa kanya na ako ang magre-represent ng school sa darating na declamation contest. Pero nabigo akong mapasaya si Mama. Pagpasok ko ng kwarto nila ay nakita ko ang mugtong-mugtong mata ni Mama. Yon ang unang pagkakataon na nakita ko si Mama na umiiyak, Papa Dudut. Lumapit ako sa kanya. Mama, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Ang tanong ko sa kanya. Hindi ito nagsalita, Papa Dudut. Hawak niya ang mga pictures namin nila kuya noong bata pa lamang kami. Tapos ay patuloy siya sa kanyang pag-iyak. Sa patuloy na pananahimik ni Mama ay napuno din ang kaba ang puso ko.
kung ano ba talaga ang nangyayari. Mga ilang minuto ring nabalot ng katahimikan ang apat na sulok ng kwarto. Maya-maya pa ay nagsalita din si Mama. Anak, iniwan na tayo ng papa mo, ang sabi ni Mama. Noong una ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ang pumasok sa isipan ko ay may nangyaring masama kay Papa. Ma? Anong nangyari? Please sabihin mo na, Ma. Nagwo-worry na ako, Mama, ang pangulit ko kay Mama. Napahagulhol na lamang to habang sinasabi niyang sumama na sa iba ang Papa mo, anak. Iniwan na niya tayo. Ha? Eh paanong nangyari yun, Ma? Ang tanong ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala na kayang gawin yon ni Papa sa amin dahil alam ko sa puso ko na kami ang mahal niya. Napromote ang Papa mo sa pinagtatrabahuhan niya, anak, tapos ay madalas niya ng kasama ang babae niya. Nung una magkaibigan lang daw sila. Yun ang madalas kong marinig sa kanya kapag may nakakarating na balita na lagi daw silang lumalabas na magkasama. Sumbong sa akin ang tito mo. Hindi ko yun pinakinggan nung una kasi kilala ko ang papa mo. Alam kong mahal niya ako pero habang tumatagal ay napansin ko rin ang pagbabago sa papa mo. Hindi na siya madalas tumatawag sa akin at isa pa, halos hindi na rin siya nagpapadala ng sustento. Kaya doon ako nagsimulang magduda, anak. Ang sabi ni Mama sa akin na patuloy pa rin sa kanyang pag-iyak. Pero Ma, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ang tanong ko sa kanya. Kasi ayoko mag-isip ka ng masama sa papa mo. Lalo na't hindi pa naman ako sigurado hanggang sa mismong picture na nilang nakita ko. Pinasa ng tito mo at halos lumuha ang mga mata ko nang makumpirma ko na niloloko tayo ng papa mo. Ang paglalahad ni Mama. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na mapaiyak, Papa Dudut. Sunod-sunod na problema at tanging pamilya ko lamang ang masasandalan ko, ngunit mukhang maglalaho na ata ang dating masaya kong pamilya nang dahil lamang sa isang pagkakamali. Pinilit bumangon ni Mama sa kanyang pagkakadapa, Papa Dudut. Sa pagguho ng pinapangarap naming pamilya, yung pamilya na hindi basta-basta natitibag pero nagbago na ang lahat. Wala na ang dating bagay na pinaghuhugutan ko ng lakas ng loob tuwing may masamang nangyayari. Naapektuhan ako ng sobra, Papa Dudut, at napabayaan ko ang aking pag-aaral. Sa edad kong 15 ay nagkaroon ako ng karelasyon. Alam kong magagalit si Papa kapag nalaman niya ito pero wala na siyang pakialam sa amin kaya gagawin ko ang gusto ko. Nakilala ko si Rodel dahil sa mga mutual friends namin. Nakapagpalagayan kami ng loob at hindi nagtagal ay nanligaw siya sa akin at agad ko din naman siyang sinagot. Mabait si Rodel at maayos naman ang pakikitungo niya sa akin. Lagi niya akong sinusundo tuwing uwian at kumakain kami sa labas. Hindi na ito nag-aaral dahil sa problemang pinansyal. Pero kahit papaano ay may pera din ito dahil siya ang nagbabantay ng computer shop ng tita niya. Sa tuwing magkasama kami ay nakakalimutan ko ang problema ko. Nagtagal kami ng halos 2 taon hanggang sa niyaya niya akong gawin ang isang bagay na hindi pa dapat mangyari. Saan tayo pupunta? Ang tanong ko sa kanya. Mag-aalasin ko na noon nang sunduin niya ako. Medyo na-late kasing matapos ang meeting namin dahil sa Foundation Day. Matagal na naman tayo kaya siguro kailangan na natin gawin yon. Ang sabi niya sa akin. Hindi ko pa alam noon ang bagay na tinutukoy niya. Ano ba yun? Hindi kita maintindihan? Ang sabi niya sa akin. Oh, andito na pala tayo eh. Ang sabi nito sa akin. Sa lugar na yon ay puro magkasintahan lamang ang pumupunta. Mukhang sikreto ang lugar na yon at sa totoo lang ay wala akong ideya kung
ano ang gagawin namin doon. Nagbigay siya ng 250 pesos sa lalaki nagbabantay doon. 3 hours, boss, ang sabi niya. Ano bang gagawin natin dito, Rodel? Ang tanong ko ulit. Pero hindi siya umimik at nagmamadaling ipinasok ako sa isang kwarto na yon. Lumakas ang pintig ng puso ko. Nakita ko si Rodel na nakatitig sa akin. Tanggalin mo na yan, ang sabi niya sabay turo ng uniforme ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang sabi ko sa kanya. Hindi ba mahal mo ako? Ang sabi nito. Nakita ko ang galit sa mukha niya. Natakot ako, Papa Dudot, kaya wala akong ibang nagawa kundi ang sundin siya. Tama siya, mahal ko na nga siya kaya gagawin ko ito para sa kanya. Sinunod ko siya, Papa Dudot. Pero hindi ko alam dahil bigla akong naalala si Mama. Biglang pumasok sa isipan ko na kapag ginawa ko ito, mas lalo akong magiging pabigat kay Mama at ayokong mangyari yon. Rodel, sorry pero mali ito. Aalis na ako, ang sabi ko sa kanya sabay kuha ng bag ko. Kapag lumabas ka sa kwartong to, ibig sabihin tinatapos mo ng lahat ng meron tayo, ang sabi niya. Masakit mang isipin na eto lang pala ang kahihinatnan ng lahat ay tinanggap ko na sa aking sarili na hindi siya yung lalaking pinapangarap ko. Sorry pero hindi ito tama. At kung talagang mahal mo ko ay rerespetuhin mo ang desisyon ko, ang sabi ko sa kanya. Umiyak ako paglabas ko pero wala akong pinagsisisihan. Pag-uwi ko ng bahay ay napayakap na lamang ako kay Mama. Natuwa din ako nang makita kong masaya siya at ibinalitang nakahanap na siya ng magandang trabaho at nakausap niya si Papa na kahit hiwalay na sila ay itutuloy pa rin niya ang pagpapadala sa amin. Totoo nga ang sabi nila na kapag may nawala ay may dumarating. Pagtungtong ko ng kolehiyo ay minabuti kong kumuha ng kursong education. Bata pa lamang ako ay eto na talaga ang pangarap ko, Papa Dudot. Gusto ko kasing may share sa mga batang tuturuan ko ang lahat ng meron ako. Ginalingan ko, Papa Dudot, at gusto ko kasing maging proud si Mama sa akin. At gusto ko din na kahit sa ganitong paraan lamang ay mapasaya ko siya. Pero hindi naging madali ang lahat. Pumasok na naman ang taong sumira ng sistema ko minsan. Malapit na noon ang graduation at napunta sa akin ang pinakamahirap na topic for thesis. Pero kahit nahihirapan ako ay inilaban ko at tuwang-tuwa naman ako sa ginawa kong performance. Pero as always, kahit gaano ka pa talaga kagaling, kung may magaling magsipsip at hindi ikaw ang paborito ay talo ka. Si Jenica ang nakakuha ng best presentation for thesis kahit na sobrang dali ng topic niya. At nakasama din siya sa listahan ng running for cum laude. Palibasa ay bet siya ng professor namin kasi maganda, maputi at saka malambing samantalang ako ay school bahay lamang. Yung professor kasi namin yon ay mahilig magpa-impress sa estudyante. Kaya nagulat na lamang kaming lahat na naging cum laude nga si Jenica. Iba talagang nagagawa ng mga may alas. Ako kasi yung tipo ng taong hindi mahilig magkunwari. Kung ayaw ako, edi ayaw ko din sa kanila. Ganon lang ako, Papa Dudot, kaya minsan talaga ay nami-misinterpret nila ang ugali ko. Graduate ako ng cum laude, Papa Dudot, at kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata ni Mama. Pag-uwi namin ng bahay ay may maliit na salo-salo na inihanda si Mama para i-celebrate ang graduation ko. Masaya kaming nagkwentuhan nang maya-maya ay may narinig kaming katok sa pintuan. Si Kuya ang nagbukas ng pinto. Ma, may in-invite ba kayong bisita? Ang tanong ko kay Mama. Wala anak, pero alam na mga tita mo na ngayon ang graduation mo eh. Pero ang sabi niya sa akin, sa Holy Week na lang daw siya uuwi at babawi sa'yo. Ang sabi ni Mama sa akin. Maya-maya pa ay isang pamilyar na boses ang narinig ko at bumungad sa akin si Papa. Anak, congratulations, ang sabi niya sa akin. Pumayat si Papa.
At dahil nga sa taon na rin namin siyang hindi nakikita, ay baka sa kanyang mukha ang pagtanda ng kanyang edad. Anong ginagawa niyo dito? Ang madiing kong sabi sa kanya. Anak, hindi ka ba natutuwa na nandito ako ngayon? Sobrang miss na kita, anak. Ang sabi niya sa akin. Pagkatapos niyo kaming iwanan? Ganon-ganon na lang yun pa. Ang sabi ko naman sa kanya. Hindi ko na napansin na unti-unti na palang tumulo ang luha ko. Napansin ko ang hawak niyang regalo pero ang ikinagulat ko ay ang kasama niyang batang babae. Anak, huwag mo naman akong sigawan ng ganyan sa harap ng kapatid mo. Ang sabi ni Papa. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa batang babaeng kasama niya ay nagsalita ito. Mga anak, si Cassandra nga pala ang kapatid ninyo, ang sabi ni Papa. Para bang nagpantig ang tenga ko. Ang kapal talaga ng mukha mo? Pupunta ka dito tapos kasama mo yung batang yan? Ano? Anak mo yan sa babae mo? Nagulat na lamang ako nang biglang tumakbo ang bata papunta sa akin at yumakap pa sa akin. Anak, tama na. Naririnig ka ng bata. O siya, halika na rito, Henry, at kumain na kayo. Ang sabi naman ni Mama. Talaga, Ma? Kakampihan mo pa yan si Papa? Ang sabi ko. Anak, hayaan mo na, ngayon lang to. Pag-usapan natin to kapag hindi na mainit ang ulo mo. Ang sabi niya. Pero masama talaga ang loob ko kaya pumasok na lamang ako sa kwarto. Hindi ko pa rin kasi maintindihan kung bakit ganoon kabilis magpatawad ni Mama. Pagkatapos ng lahat ng dinanas namin, ay ganon-ganon na lamang para sa kanya. Pero ako, masama na kung masama, Papa Dudut. Pero hindi ko kayang patawarin si Papa. Pagkatapos ng gabing yon, Papa Dudut, ay doon ko nalaman ang lahat. Nagkaroon ng anak si Papa sa kanyang babae. Hanggang sa pagtungtong ng bata sa edad na 3 ay bigla na lamang umalis ang kinakasama ni Papa at sumama rin sa iba. Iniwan niya ang kanyang anak kay Papa. Walang iniwan na pera ang babae at ang lahat ng ipon ni Papa ay kinuha niya. Kaya naman pala noong third year college ako ay nabanggit ni Mama na tumigil ng magpadala ng pera si Papa sa amin. Hindi ko lang ito masyadong pinagtuunan ng pansin dahil wala naman akong pakialam kay Papa. Ang sabi ni Mama ay may sakit ang Papa sa puso kaya naman hirap na siyang makahanap pa ng trabaho. Anak, wala nang matatakbuhan ang Papa mo. Ramdam ko ang pagsisisi niya. Kaya plano ko sanang patirahin sila dito sa bahay natin. Ang sabi ni Mama sa akin. Manaman, bakit dito pa sa atin? Bakit ang bilis nyo naman siyang patawarin? Iniwan niya tayo, Ma, tapos babalik siya, cargo pa natin yung anak niya. Yung anak niya sa ibang babae niya. Ang sabi ko kay Mama. Anak, matagal ng panahon yun. Napatawad ko na ang Papa mo. Nakita ko naman ang pagsisisi niya, anak eh. Hindi mo ba talaga siya kayang bigyan ng pagkakataon? Ang sabi ni Mama sa akin. Maya-maya pa ay dumating na si Kuya galing sa trabaho sabay sila ni Ate. Narinig nila ang pag-uusap namin ni Mama at hindi ko akalain na nakapag-usap na pala silang tatlo. Ali, kawawa naman ang bata. At saka isa pa, balibaligtarin mo man ang mundo. Tatay natin siya, Ali. Ang dagdag pa ni Ate. Ewan ko ba pero pakiramdam ko, Papa Dudut, ay wala na akong kakampi. Ang sama-sama ako bang tao para hindi patawarin si Papa? Napakahirap naman kasi ng bagay na yon. Hindi mo ba naalala na ikaw ang paborito ni Papa? Ikaw kasi ang bunso. Yung lagi kang may pasalubong sa kanya samantalang kaming dalawa ng ate mo, wala. Sana yun na lang ang maalala mo, Ali. Kung gaano ka din kamahal ni Papa. Lahat naman tayo nagkakamali eh.
walang perpekto sa mundo, ang sabi pa niya sa akin. Mukhang kahit na anong gawin kong pagtatanggi ay nakapagdesisyon na silang lahat. Wala na akong nagawa, Papa Dudut. Bumalik na nga si Papa sa bahay, bit-bit ang anak niya. Kaya wala akong ibang ginawa kundi ang lumabas buong araw at ginugol ko ang oras sa paghahanap ng trabaho. Ayokong nandun lang sa bahay dahil nakikita ko ang batang naging bunga ng pagkakamali ni Papa. At kahit na andun siya sa bahay ay hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa niyang pag-iwan sa amin. Finally, Papa Dudut, pagkatapos ng mahabang paghihintay ay nakapasa rin ako sa LET exam at nakahanap ng magandang trabaho sa isang private school na malapit lang sa amin. At dahil elementary education ang kurso ko ay natapat ako sa grade 3, sila ang aking mga naturuan. Ang saya lang dahil parang bumalik ako sa pagkabata, Papa Dudut. At kahit na medyo stress minsan dahil sa sobrang kulit nila, ay napapawi ang lungkod sa puso ko. Okay naman ang mga katrabaho ko dito, Papa Dudut, mababait sila. But not until pumasok na naman ang isang kontrabida. Hindi ko alam kung bakit hindi sila maubos-ubos sa landas ko. Si Ana ang aking katrabaho na sobrang paepal. Pabibo, pabida at yung feeling na lahat ng nangangailangan ng tulong ay tutulungan niya. Pansin ko ang pakikipagkompetensya niya sa akin. Sa lahat ng mga katrabaho ko ay sa akin lang talaga siya hindi malapit. Buti pa tong si Rebecca. Siya yung co-teacher ko na malapit sa akin. Halos magkaedad lamang kami nito at napansin din niya ang ugali ni Ana. Alam mo ba, kapag may magli-leave, aba, siya lagi ang nagpepresenta. Natatawa na lang ako kasi kahit holiday, nandito yan. Masigasig sa kanyang pagtatrabaho. Ang sabi nito sa akin. Pero tignan mo, malapit na siya sa lahat, ang dagdag ko. Palibasa, napapaboran kasi niya yung mga co-teachers natin. Magaling kasi siyang manguto at mambola. And I know nagpapabango lang yan sa mga officers ng school para ma-promote siya bilang principal. Ang sabi nito. Wait, di ba kasama ka sa mga candidates para sa promotion? Ang tagal mo na dito ah. Ang sabi nito sa akin. Oo nga. Kaya sigurado naman ako na kahit na hindi ako magpa-impress sa mga kasama natin, ako ang mapipili kasi magaling din naman ako eh. At saka hindi ko na kailangan magpakitang tao no para magustuhan ng iba. Ang hirit ko naman sa kanya. Hay nako, totoo yan. And if I know, plastic din yan. May mga narinig nga ako na ganyan daw yun sa mga dati niyang pinagtrabahuhan. Kaso nag-resign daw kasi ang palabas niya, inagrabyado raw siya. Ang sabi nito sa akin. Nagpatuloy pa ang pagpapa-impress ni Ana. Hindi ko na lang ito pinapansin dahil alam kong mas magaling ako sa kanya at sa akin mapupunta ang promotion. Hanggang sa dumating na ang araw na sasabihin nila kung sino nga ba ang karapat dapat na ma-promote. Maaga akong pumasok para malaman ng resulta pero huli na ako sa balita. Si Ana ang na-assign bilang kapalit ni Mrs. Garcia, siya na ang magiging principal namin. Laking panghihinayang ko, Papa Dudut, dahil yun na sana ang pagkakataon ko pero ang sabi nila ay mas nakita raw nila ang dedication sa trabaho kay Ana. Masakit man sa akin ay tinanggap ko na lamang, Papa Dudut. Naniniwala naman akong may mas magandang plano si Lord para sa akin. Oy friend, grabe no! Ang bilis ng pangyayari. Akala ko talaga ikaw yun eh. Kaso nga lang marami daw ang bumoto kay Ana. Kasi masipag daw at saka one call away siya. Alam mo naman dito kung sino yung napapakinabangan, sila yung umaangat. At saka isa pa eh, magaling daw makisama itong si Ana. Alam mo naman ikaw, tahimik ka lang tao. Ang pagbibiro nito sa akin. Nakakainis ka? Ewan ko sa'yo kung kampi ka sa akin o dyan sa Ana na yan, ang sabi ko pa sa kanya. Ang sinasabi ko lang friend, minsan kailangan nating magpaka-plastic kung gusto nating magtagal sa isang workplace. Ang sabi nito sa akin. Kung tutuusin ay tama siya. Siguro hindi lang talaga ako ganoon ka-approachable kaya siguro mas gusto nila si Ana.
Mas masakit sa akin yung nangyari dahil alam kong mas kaya kong gawin yon pero hindi pa siguro para sa akin yon. Matagal kong pinag-isipan ang nangyaring yon, Papa Dudut. Madalas ay napapatanaw ko sa malayo. Kaya nang napansin ni Papa na halos ilang araw na akong balisa ay kinausap niya ako. Anak, okay ka lang ba? Ang tanong nito sa akin. Noong una ay ayaw kong umimik pero kinulit niya ako. Anak, pwede ka namang magkwento sa akin eh. O eto ang ice cream. Mango flavor yan. Hindi ba yan ang paborito mo? Ang sabi pa niya sa akin. Bakit kaya lagi na lang akong hindi pinipili? Sa school dati kahit ako ang pinakamatalino, hindi ako yung nasa una. Sa trabaho kahit ako yung pinakamagaling, hindi pa rin ako yung choice nila. Lagi na lang akong option. Gaya nyo, hindi nyo kami pinili. Mas pinili nyong sumama sa iba kaysa sa amin. Tapos nung nalaman nyong kailangan nyo kami, bumalik kayo. Ang sabi ko kay Papa. Narinig ko ang malakas na pagbuntong hininga ni Papa. Anak, hindi naman sa option ka lang. Alam kong alam mo sa sarili mo na magaling ka. Pero anak, hindi sa lahat ng oras ay pabor sa iyo ang tadhana. Siguro hindi pa ito yung tamang pagkakataon para mapunta sa iyo ang mga bagay na gustong-gusto mo talaga. Maghintay ka lang anak. Papasaan pa at makikita mo na may mas magandang nakalaan para sa iyo. Ang sabi ni Papa sa akin. Eh bakit kayo? Hindi kami ang pinili ninyo. Seryosong sabi ko sa kanya. Tinignan niya ako at nakita ko sa mga mata ni Papa ang lungkot at pagsisisi. Anak, nagkamali ako at alam kong kahit paulit-ulit pa akong humingi ng tawad sa inyo ay hindi niyo ako mapapatawad. Pero maniwala ka sa akin anak, nagsisisi na ako. Ang sabi ni Papa sa akin. Iniwasan ko na lang lumalim ang pag-uusap namin kaya minabuti ko na lamang na pumasok ng kwarto. Iniwan ko si Papa sa balkonahe at minsan talaga napapaisip ako ng sobrang unfair ng buhay. Mahirap man sa aking kalooban, Papa Dudut, na iwanan ng first love ko bilang isang teacher at iwanan ng aking mga estudyante na napamahal sa akin, ay ginawa ko pa rin yon. Pakiramdam ko kasi, Papa Dudut, ay hindi para sa akin ang pagtuturo. Gusto kong matuto ng ibang bagay. Napunta ako sa mundo ng media at naging account executive na sa una ay sobrang nakakatuwa dahil iba't ibang tao ang nakakahalubilo mo. Pero habang tumatagal ay nare-realize kong nakaka-stress pala. Uy, okay ka lang? Oo. Bakit? Parang hindi ka kasi okay. Mukha kang stressed. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung concerned ka ba sa akin o iniinsulto mo ako sinasabi mo. Uy, eto naman. Hindi naman mabiro. Ako nga pala si Kevin. Bago ka dito, no? Alisa nga pala. Hindi naman, pero sa kabilang department lang ako. Ikaw, parang ngayon lang kita nakita. Oo. 3 months pa lang ako. Enjoy naman, pero mas nakaka-stress pala kesa sa pagtuturo. So, teacher ka dati? Pero bakit ka lumipat dito? Siguro, kailangan ko lang ng new experience and adventure. Nako, mukhang dito mo yan mahahanap. Tara, kape tayo later. Magmula nga noon, Papa Dudut, ay madalas na kaming magkasama ni Kevin. Kahit sa ibang department siya naka-assign ay hindi naging hadlang yon para hindi kami mapalapit sa isa't isa. Ewan ko ba pero pagdating kay Kevin ay parang na-e-excite ako. Ang gwapo ni Kevin, Papa Dudut, maala River Cruz ang kanyang datingan. Sa araw-araw naming pagkikita ay unti-unti akong nafo-fall sa kanya. Sobrang bait niya, tapos ang sweet pa. Panganay siya sa 3 magkakapatid, broken family din sila, ang papa niya ay sumama din sa iba. Siguro ay yun yung naging way para mas mapalagay ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Sa tuwing may kailangan nga ako sa opisina, ay laging to the rescue si Kevin.
Hanggang sa isang araw ay na-stuck kami sa elevator. Siguro mga 20 minutes din yon, pero sa maikling oras na yon ay nasigurado ko sa puso ko na gusto ko na siya. Mukhang tensed ka. Ha? Bakit? Aba, ewan ko sa'yo. Para kang namumula na ewan. Hindi ah. Pero oo. Natetense ako kasi baka hindi maayos yung elevator. Baka hindi ako makauwi. Eh di mas okay yun. Mas matagal tayo magkakasama. Ha? Ano bang pinagsasabi mo dyan? I mean, mas matagal tayo makakapagkwentuhan. O dali, kwento mo na sa akin yung ano, yung pa-epal mong katrabaho noon. Tinatamad ako. Hala, wala din signal. Paano ko matitext si mama? Wait, Kevin. Bakit namatay ang ilaw? Asan ka? Natatakot ako. Hawakan mo yung kamay ko. Oh, ayan. May ilaw na. Kevin? Masyado na atang malapit yung mukha mo sa akin, ha? Bumukos na yung elevator. Sige, alis na ako. Bakit niya ako hinalikan? Ewan ko ba, Papa Dudut, pero lumakas ang pintig ng puso ko sa ginawa ni Kevin. Pagbukas ng elevator ay bigla niya akong ninakawan ng halik sabay takbo palabas. Hindi ko mapigil ang kiligin kaya naman ang gabing yon ay puro si Kevin ang napanaginipan ko. Kinabukasan, Papa Dudut, ay nakita ko siya na inaabangan akong pumasok. Ngumiti siya sa akin. Nakakainis kasi at pakiramdam ko'y parang wala lang sa kanya yung nangyari. Pero nagulat na lamang ako sa ginawa niya. Bigla niya akong hinawakan. Hinawakan niya ang kamay ko pero mas nagulat ako sa aking sarili dahil hindi ko binitawan ang kamay niya. Nagkatingin ang kami nang biglang maglapit ang aming mga palad. Ngumiti siya sa akin, Papa Dudut. Halos hindi ako makangiti dahil sa sobrang lakas ng pintig ng puso ko. Iba pala talaga kapag may isang taong nag-e-inspire sa'yo. Habang naglalakad kami papasok sa kanya-kanya naming department, ay wala kaming imik pero ramdam ko ang mahigpit na pagkakahawak niya sa aking mga kamay. Maya-maya pa, nang malapit na kami ay bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Sunduin kita mamaya, ang sabi nito sa akin. Sabay ngiti, yung nakakasilaw ng ngiti, Papa Dudut. Pagdating ko ay agad na bumungad sa akin ang galit ni boss. Alisa, hanggang ngayon hindi mo pa rin kinuklose ang deal na yan. Ang tagal-tagal ko nang pinapatrabaho sa iyo yan ah, ang sabi niya sa akin. Sorry sir, promise, makuklose ko na po yan as soon as possible, ang sabi ko naman sa kanya. Dapat lang. Tignan mo si Ray. Gayahin niyo siya guys. Ang dami na niyang na-close na deal. And Alisa, you better work with him. Huwag kang puro love life. Ang sabi ng boss namin. Naiinis ako dahil pati love life ko ay kailangan palang masama sa trabaho. Pero hindi ako nagpapekto at pinakita ko na lang yung kaya kong gawin. At hindi nga nagtagal ay unti-unti akong nakabawi, Papa Dudut. Malalaking deal ang na-close ko pero may mas magandang bagay pa pala ang mangyayari. Alisa, tingnan mo yung mga stars oh, ang dami nila. Pwede ko bang abutin ang mga yan habang hawak ang kamay mo? Ah, Kevin, may gusto sana akong tanungin sa'yo eh. Ano naman yun? Bakit mo ako ninakawan ng halik nung nasa elevator tayo? Tapos ang sweet mo sa akin. At eto, magka-holding hands tayo. Mahal kita, Ali. Gusto kitang maging girlfriend. Hindi ba masyadong mabilis? Tanong ko naman sa kanya. Matagal mo na akong kilala, Ali. At sa panahong yun ay alam kong ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Mwah! Ayan, sapat na ba yan para sabihin, mahal din kita? Sagot ko naman sa kanya. Yan na siguro ang pinakamagandang araw ng buhay ko, Papa Dudut. Maganda ang takbo ng career ko at ng love life ko at wala na akong ibang mahihiling pa.
Siguro ay eto na yung bigay ni Lord sa akin na pagkakataon para maging masaya. Naging maayos naman ang lahat, Papa Dudut. Masayang masaya ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Pagdating ko ng bahay ay nadatnan ko si Mimi, ang anak ni Papa na umiiyak. Pero hindi ko ito pinansin at mukhang bagong gising yata. Ma, si Mimi umiiyak o ang ingay-ingay? Ang tawag ko kay Mama. Anak, tingnan mo muna si Mimi at naliligo ako. Gising na pala siya. Ang sabi ni Mama. Asan ba kasi si Papa, Ma? Bakit wala siya? Ang sabi ko kay Mama. Wala siya, anak, kasi may biglaang OT. Tingnan mo muna si Mimi, timplahan mo ng gatas, baka nagugutom. Ang sabi ni Mama. Hindi ako umimik at sa totoo niyan, Papa Dudut, sa tagal nilang tumutuloy dito ay niminsan ay hindi ko hinawakan o pinansin si Mimi. Dahil sa tuwing nakikita ko siya, nasasaktan ako. Naaalala ko ang pagkakamali ni Papa, pero sa kabilang banda ay naaawa ako sa bata. Bakit nga ba galit ako sa kanya? Dapat nga ay maging mabuti ako sa kanya dahil kung tutuusin ay mas maswerte ako sa kanya. Kasi kahit na anong hirap namin noon, Papa Dudut, ay hindi kami iniwan ni Mama. Samantalang si Mimi, wala na ang mama niya at iniwan siya. Wala siyang kasalanan sa nagawa ni Papa. Mimi, halika na rito kay ate, ang sabi ko sa bata. Ate, ang sambit nito sabay ngiti sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla yatang umamo si Mimi sa akin, samantalang hindi ko naman siya pinapansin. Niyakap ko siya, Papa Dudut. At noon naman ay napaiyak ako. Pakiramdam ko ay ang sama kong tao dahil nagalit ako sa walang kamuwang-muwang na bata. Napakagaan pala sa pakiramdam ang magpatawad. Naku anak, bigla atang huminto sa pag-iyak si Mimi. Mukhang nagustuhan ka ata. Ang sabi ni Mama. Nakita kong tuwang-tuwa naman si Mama na kahit dahan-dahan ay natatanggap ko na ang sitwasyon namin. Magmula ng araw na yon ay mas gumaan ang pakiramdam ko. Mas naging masaya ako at minahal ko si Mimi. Tuwing sahod ay lagi ko siyang binibilhan ang bago niyang damit at laruan. Sa tuwing stress ako sa trabaho at pagod ay tumatakbo siya papunta sa akin at inaabot niya ang tsinelas ko. Sana nga, Papa Dudut, ay tuloy-tuloy na ang mga magagandang nangyayari sa buhay ko. Pero akala ko lang pala yon dahil bigla na namang sinubok ang katatagan ko. Nag-resign si Kevin sa kanyang trabaho at lumipat sa ibang kumpanya na may mas magandang opportunity para sa kanya. Hindi ko naman siya pinigilan dahil alam ko namang wala akong karapatan para hadlangan ang kanyang mga pangarap. Na para din sa kanyang pamilya. Kahit na hindi na katulad nung dati na kasama ko siya, ay hindi naman naging hadlang yon para mas lalo pa naming mapalalim ang aming relasyon. Sa tuwing walang pasok or day off, Papa Dudut, ay nasa bahay siya. Naging malapit din siya kina Mama at kay Mimi. Pero minsan susubukin ka talaga ng tadhana. Dumating ang isang malaking break sa aking karir, ang maging head ng kumpanya. Si Ray ang naging kahati ko. Kailangan naming patunayan ang kakayahan namin sa mga bosses para makapili sila kung sino sa aming dalawa ang karapat-dapat. Pero ramdam ko, Papa Dudut, na dihado ako kay Ray dahil mukhang mas gusto siya ng mga boss namin pero ayokong sumuko dahil eto talaga yung gusto ko. Gusto mong mapunta sa iyo ang promotion? Ang sabi sa akin ni Ray na mukhang seryosong seryoso. Eh sino ba naman ang may ayaw nun? Hindi ba ikaw gusto mo? Ang sabi pa muli sa akin ni Ray. Lumapit siya sa akin at tumingin sa akin. May offer ako sa iyo. I will give up this promotion to you but in one condition. Ang sabi niya sa akin na para bang may ibang ipahiwatig. Just one night with you. Ang sabi niya. Nagulat ako sa mga sinabi ni Ray sa akin. Sa sobrang takot ko ay umalis na kagad ako. Hindi ko na sinabi ang lahat ng ito kay Kevin pero ewan ko ba dahil napaisip ako. Lalo na nung binalita sa akin ni Kevin ang kanyang promotion.
Alam mo ba, love? Mapopromote na ako kaagad. Ang galing, no? Eh, syempre naman, magaling kaya ang love ko. Ang sabi ko naman sa kanya. Oo nga pala, love. Kumusta nga pala ang promotion mo? Nako, alam kong ikaw din ang mapipili. Napaka-talented kaya ng girlfriend ko. Ang sabi niya sa akin. Ah, okay lang naman. Sa tingin ko eh, ako din ang pipiliin ni boss. Wow, ang galing naman. So this calls for a celebration. I love you, love. I love you too, my love. Ang sabi ko kay Kevin. Nagsinungaling ako ng sinabi kong sa tingin ko ay ako ang mapipili sa promotion. Hindi ko din sinabi kay Kevin ang alok ni Ray sa akin. At habang nagdaan ang araw ay mas tumindi ang pressure. Kaya nakagawa ko ng isang bagay na pagsisisihan ko pala. Pumayag ako sa indecent proposal ni Ray. Ang isang gabi nakasama siya. At hindi nga ako nabigo dahil ibinigay niya sa akin ang promotion. Pero ang pangarap kong yon ay may isang mabigat na kapalit. Masaya kong binalita kay mama ang promotion ko at tuwang-tuwa din siya. Hinanap ko si Mimi pagdating ko ng bahay pero hindi ko siya nakita. Andun pala siya kasama ni Papa at naglalaro sa may kusina. Nakita ko kung paano alagaan ni Papa si Mimi. Dati ganyan din ako. Si Papa ang gustong-gusto ko kasi ramdam na ramdam kong mahal niya ako. At sa aming tatlo ako ang paborito niya pero ngayon ay marami na ang nagbago. Hindi na ako yung batang paborito ni Papa dahil may bago na siyang paborito. Nainggit ako, Papa Dudot, kay Mimi. Galit ako kay Papa. Pero hindi ko may pagkakaila sa sarili ko na mahal ko siya at miss na miss ko na siya. Pero wala na ang dating Alisa. Sinubok na ng panahon. Masaya ako sa promotion na natanggap ko pagkatapos nga ng araw na i-assign ako bilang head ng kumpanya. At hindi ko na rin nakita pa si Ray. Pero isang masamang balita ang nakarating kay Kevin. Alisa, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong ibig sabihin nito? Ano yan, love? Hindi kita maintindihan. Eto mga pictures niyo ni Ray nung pumasok kayo sa motel. Marami kaming kasama ng araw na yan, love. Alisa, tama na. Sinabi sa akin ni Ray ang lahat. Kaya ka na-promote dahil sa isang gabi na pinabigyan mo siya. Alisa naman oh, bakit kailangan mong gawin yan? Bakit mo ako niloko? Kevin, buong buhay ko hindi ko naranasan ang maging paborito. Akala ko sa school lang yun at sa trabaho. Pero pati pala kay Papa. Naiinggit ako. Kasi mapopromote ka na samantalang ako hindi. Ang babaw mo, Alisa. Palibasa ang tingin mo sa lahat ng bagay, isang paligsahan. Hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin. Yun na ang pinakahuling araw na nakita ko si Kevin. Oo, masaya ako sa aking trabaho pero halos araw-araw na dinudurog ang puso ko. Tama sila. Dahil sa kagustuhan nating maging magaling, nakakalimutan nating maging mabuting tao. Napansin ni Papa na balisa ako. Lumapit siya sa akin. Anak, okay ka lang? Ang sabi ni Papa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napahagulhol na lamang ako sa kanya. Niyakap ako ni Papa. At doon ko naramdaman na hindi pala ako nag-iisa. Hindi pa pala huli ang lahat. Papa, masama ba akong tao? Kaya ako pinaparusahan ng ganito? Ang tanong ko kay Papa. Hinawi ni Papa ang buhok ko. Anak, sabi ko nga sa iyo, kailangan lang natin maghintay sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Gaya ko, anak. Alam mo ang dami kong kasalanan sa iyo kasi pinabayaan ko kayo ng mama mo. Kaya hindi kita masisisi kung galit ka sa akin.
Pero alam kong lahat ng kasalanan ay maghihilom din sa tamang panahon kaya hihintayin ko ang araw na yun, anak. Ang sabi ni Papa sa akin. Papa, sorry. Sorry kasi naging matigas ako. Sorry, Papa. Nakalimutan ko na mas mahalaga pala yung mga taong nagmamahal sa'yo kesa sa ibang bagay na naibibigay ng pera. Sorry, Papa. Ang sabi ko sa kanya habang magkayakap kami. Siguro, Papa Dudut, ito yung tamang pagkakataon na hinihintay ni Papa. Ako kaya? Kailan kaya ang tamang pagkakataon na mapatawad ako ni Kevin? Kevin, mag-usap naman tayo. Wala na tayong ibang dapat na pag-usapan. Kevin, patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Masyado akong nabulag sa pangarap ko. Sana maintindihan mo yon. At sana maintindihan mo din na hindi kita kayang patawarin. Ang sarkastikong sagot naman ni Kevin. Kevin, ganun mo na lang ba itatapon ang lahat ng meron tayo? Edi sana tinanong mo yan sa sarili mo bago ka gumawa ng isang bagay na alam mo makakasira sa atin. Paulit-ulit akong humingi ng tawad kay Kevin. Araw-araw ko siyang pinupuntahan hanggang sa ako na mismo ang napagod. Siguro, Papa Dudut, ay hanggang dito na lamang ang lahat para sa amin. Mahirap man ay pinilit kong ibaling ang atensyon ko sa aking pamilya para naman makalimutan ko na si Kevin. Paminsan-minsan ay naaalala ko siya at nagsisisi ako pero alam kong kasalanan ko din ang nangyari. Naging maayos ang pagsasama namin at si Papa at si Mama ay muling ikinasal. Masayang masaya ako, Papa Dudut, pero wala nang masasaya ng araw na ginulat ako ng tadhana. Alisa, kumusta ka na? Kevin, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nakaluhod? Alam mo, marami na tayong pinagdaanan. At gusto kong kalimutan na natin ang lahat ng yun. Magsimula tayong muli. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kaya na wala ka. Kaya, Alisa, will you marry me? Sigurado ka ba? Marami akong nagawang kasalanan sa'yo. Ito na yung best decision na gagawin ko sa buong buhay ko. Pumapayag na ako. Talaga? Magpapakasal ka sa akin? Oo, Kevin. Magpapakasal ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Yun na siguro ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Hindi yung promotion ang mas masarap na makuha. Yun pala yung pagmamahal na hindi mabibili ng pera. Nagpakasal kami ni Kevin, Papa Dudut, at sa ngayon ay happily married na kami kasama ang aming cute na anak na si Malia Grace. Sa dami po ng pinagdaanan ko, Papa Dudut, ay marami din akong bagay na natutunan. Ang akala ko ay ang pagiging basihan ng isang pagiging magaling ay ang approval ng ibang tao na kailangan mong ma-meet ang standards nila para makasabay sa kanila at magustuhan kanila, pero hindi pala, Papa Dudut. You don't need the approval of anyone to know your worth. Dahil ang value na hinahanap mo ay nagsisimula mismo sa sarili mo. Sa pagtanggap ng imperfections, dahil hindi naman lahat ng bagay sa mundo ay madali nating makukuha. Madalas ay hindi papabor sa atin ang tadhana, pero sabi ng paulit-ulit na litanya ng papa ko, maghintay ka lamang sa tamang panahon, tamang pagkakataon at mapapasayo din ang hinahanap mo. Kapag natutunan mong yakapin ang sarili mo at tanggapin na hindi ka perpekto, doon ka mas magiging masaya. Hindi man ako naging paborito ng ibang tao, ay kontento pa rin ako sa kung ano man ang meron sa akin sa ngayon. At yun ay ang pagmamahal ng aking asawa, isang malusog na anak at isang napakagandang pamilya.
Sa tingin ko ay yon ang pinakamahalaga sa lahat, Papa Dudut. Matuto ka munang mahalin ang sarili mo at sigurado ako na mamahalin ka din ng lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin para maibahagi ko ang aking kwento ng aking buhay at sana ay naging inspirasyon ito para sa ating mga kabarangay. Because true happiness comes from yourself. Maraming salamat, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang inyong kapuso at kabarangay, Alisa. Minsan talaga, mga kapuso, hindi natin maiwasan ang makipagkompetensya sa ibang tao. Naiisip natin na bakit siya merong ganito, dapat ako din. Yung mga ganong eksena, akala natin yun ang tunay na magpapasaya sa atin. Akala natin kapag gusto tayo ng halos lahat ng tao ay magiging masaya na tayo. Kaya ginagawa natin ang lahat para lang tanggapin nila tayo at maging paborito kaya hindi tayo nakukontento. Kasi lagi tayong uhaw sa pagtanggap. Pero hindi yun ang susi para maging maligaya. Dahil hindi nakadepende sa ibang tao ang kaligayahan mo. Dahil ito ay magmumula mismo sa sarili mo. E ano naman kung ayaw ka nila? At least, nagpakatotoo ka, hindi ba? At kung ano man ang meron sa kanila na wala ka, sigurado ako na meron ka din bagay na wala sa kanila. Ang sabi nga sa isang quote, "Happiness was always being kinder to yourself. It was always about embracing the person you're becoming. Happiness was always about learning how to live with yourself. That happiness was never in the hands of other people. It was always about you." Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay